parang I've already done quite a huge part for the lives of the people close to me. Parang it's about time naman na ako naman. Ako, I'm really towards, ang gusto ko pang ma-add dun sa mga ginagawa ko is really to finish school. Mm. That's what I've been working on lately. I've been studying and collecting data kung magkaroon man ako ng free time, is to really finish school. And ang gusto ko kasing i-major is business economics. Mm. Because I've really into that lately, like stock markets, cryptocurrency. Wow. You know, anything that involves yung ekonomiya ng isang bansa. It's very mm-hmm. interesting to see. And parang by that, with those knowledge, kasi I will know if my country and other countries are performing well. Mm-hmm. So, yun. Parang isa yun sa mga plano. Yes, sa mga plans ko in the near future. Yes, kasi kung yung mom ko po, ang dream niya sa akin is to really be successful in the field of entertainment. Yung dream naman ng diploma is for my dad. Okay. Dad ko naman yung may gusto na sabi niya, Jay, RJ po kasi tawag niya sa akin. Yes. Kahit anong mangyari, tapusin mo pag-aaral mo. Mm-hmm. Yun yung dream ko for you. Mm-hmm. So ako naman, bilang anak na mahilig mag-fulfill ng dreams ng magulang. Yes. Mm-hmm. Dad, bigay ko na sa'yo. So, tsaka sabi nila kapag masunurin kang anak, di ba mas magsasucceed ka sa buhay? Opo, malaki po maniniwala ako dyan na anything you do and you do it for your family and your loved ones and you put the Lord in it, you will be successful in that field. Yun nga po, the restaurants, my businesses po in the south is doing good. Apparently, I just closed one here in Quezon City kasi nga po, hindi po talaga kinaya yung yung effects ng pandemic sa NCR. Kasi NCR po yung heavily damaged ng pandemic. So, but so far, okay naman po yung mga restaurants sa south, including yung fast food restaurant po namin is really doing well. And yun, kahit papano ngayon po na hindi ko naman po masabi na maluwag na, but kahit papaano medyo hindi na ganun kahigpit, nakakapunta na po sila sa mga restaurants ko po, and I'm very happy na kahit papaano, really, parang yun po kasi yung na-miss ng mga supporters po natin na kahit hindi nga nila ako nakikita, I mean, makapunta man lang sila sa isang lugar na alam nilang may kinalaman po ako doon, they feel close to me already. So far so good po, okay naman po. Actually, andun naman na po ako eh. Kasi yun nga po, mag-30 na ako next year. And syempre yung priorities natin, nag-iiba na. And parang I've already done quite a huge part for the lives of the people close to me. Parang it's about time naman na ako naman. Wow, okay. So, love life ka na? Yes po. Okay, that's good to hear.